Kapiling at mga kaparehan din natin live ang isa sa mga nanay ng mga biktimang narito po sa Mang Rodriguez Hospital, si Sofia Burgo. Ma'am Sofia, si Ma'am Sofia Burao. Magandang hapon po na muli po nakikiramay ang programang ito sa kalagayan po ng mga pasyente, lalo na po ng inyong anak. Ano, unang-una, Madam Sofia, ano po ang sinapit at ganong sugat at para nakitang ginaranas ngayon ng inyong anak na narito po sa ospital? Ay, sobra po. Yung inoperahan po yung likod niya, tsaka yung mukha niya puro lang po tahi. Tsaka yung may tubo po sa likod. Okay. May we know, Ma'am Sofia, first. Yung anak niyo po ay estudyante rin, IT course. Baka pwede niyo kami bigyan ng very short background po. Estudyante po, first year, saka yung base IT po. Okay. Ito ho bang lakad na ito ng inyong anak, partikular ng eskwelahan, nabanggit po ba sa inyo ito bilang ina bago sila lumakad nitong nakaraang linggo, ma'am? Go ahead. Opo, nagpapaalam po siya, sir, na okay. Alis na siya. Okay. Ano daw po ang background nitong alis nila, ma'am? Ano para saan daw po ito? Para daw po yun sa ano nila, pag hindi daw sila sasama, idadrop po daw sila. Nakakausap na ho ba sa kasalukuyan, Ma'am Sofia, yung inyong anak? Opo. Okay. Baka nakapagkwento po siya, nasan ho daw siya nakapwesto sa loob ng bus na yon? Nasa ano po, dun sa gitna po daw siya. Okay. Mm. Tapos yung sa gilid ng bintana. Mm. Tabi ng bintana po daw siya. Okay. Baka pwede niyong i-share sa amin, lalo ho sa ating mga taga-subaybay, ano po yung naikwento sa inyong, ng inyong anak bago at habang nagaganap po yung yung umaalis po daw sila, yung umuusok daw yung bus, tapos umaamoy daw yung gas. Okay. Tapos parang umaalog na yung bus, iba-iba, ano no, pangit na daw yung tunog, tapos nawala ng preno po. Okay. So, ano po ang balak ng pamilya, lalo po kayo, Madam Sofia? Mabigyan lang po ng ano, yung sapat na tulong yung anak ko po. Okay. Kasi hindi naman po namin kaya isa ka. Galing pa po akong probinsya. Siguro po epektibong paraan, epektibong pagkakataon po ito para maiparating ng magulang gaya ninyo ang hinaing ng mga mahal sa buhay, ng mga biktima sa mga kinaukulan. Go ahead, Ma'am Sofia. Nanawagan po ako sa school na tulungan po nila kami lahat-lahat. Tapos yung kumpanya po ng bus na ano, makarecover yung anak ko po. Okay. May we ask, please, Ma'am Sofia, mula ho ba nang kinonfine yung anak ninyo dito sa Mang Rodriguez Hospital? Meron na ho bang kinatawan ng kumpanya, ng eskwelahan na nakikipag-ugnayan o tumutulong po sa inyo direkta? Yung eskwelahan po, araw-araw yung din po nila. Pero okay. Yung kumpanya po parang wala po kong nagkita po. Okay. Sige ho. At baka gusto niyo po kong manawagan para ho mapabilis ang paghahatid ng tulong sa inyo. Go ahead, sir. Nawagan po ako sa kumpanya ng bus na sana mabigyan ng sapat na tulong yung anak ko. Kasi hindi namin po yun kaya na mapagamot. Tsaka yung lahat ng pangailangan niya. Tsaka mabigyan naman ng justisya yung mga nangyayari sa kanila. Kani-kanina lang po, nakausap namin si Dr. Bueno, Medical Director ng Amang Rodriguez Hospital. Ilang araw na lamang ang bibilangin at kalalabasin na rin nila sa hospital yung iba pa sa mga pasyente. Kamusta po yung anak ninyo? Kayo po, makakalabas na rin yung anak hindi ninyo? Pa po, hindi okay. Pa daw po daw, matagalan pa po daw kasi siya may ano pa sa likod po. Oho, okay. So, nakakausap niyo yung anak niyo ngayon o ano yung kanyang kalagayang pangkalahatan? Ngayon po, hindi pa masyado makagalaw yung kalahati niyang katawan, magalaw po, pero yung kalahati hindi po. Okay. Aha. So, tapos, mahirapan po siyang kumakain, dapat yung malalambot lang, pinipiga pa yung mga dapat niya kainin. Mm. So, nangihingi talaga ako ng tulong sa naukulan, saka yung ano, yung sa bus at saka sa school, kung maaari po. Aha. Na bigyan po kami ng sapat na tulong, yun lang po. Okay. Makapuso, ang nakapiling po natin ay ang isa ina ng isa po sa mga naging biktima ng Tanay bus crash, si Madam Sofia. Nakikiramay po kami. Sana ho makatulong po ang programang ito sa paghatid po ng inyong sentimiento sa mga kinaukulan. Maraming salamat po.